niya naman yung dalawang contraband chips. Wala nang binigay itong lupaan ito ni Tatay Rene sa amin. Ganyan na yung trato niyo sa amin. Eh, sip-sip ka kasi! Binilog mo ang ulo ng matanda para maging sa'yo itong lupain na to. Bayo! Tarada! 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 Talangay niyo kami! Ang tatay mo, Oscar! Tatay mo, nandulas! Ano mangyari? Nasaan? Nakita ko yun dyan. Kasama si Janet eh. Tinulak ni Janet si Tatay Rene? Ano ibig mo sabihin tinulak? Pagmukain natin guilty si Janet na tinulak niya si tatay para mabagok ang ulo. Eh kapag nakakulong na siya, wala na siya magagawa. Sa atin na ang bahay at lupa. Hoy! Umalis kayo dyan! Layo yung tatay ko! Isa kang kriminal! Ikaw lang yung mga sinasabi niyo! Wala na kayong karapatan dito! Lumayas na kayo! Pwede kang magstay dito. Papayagan kita. Pero sa isang kondisyon. Magkakatulong ka din. Di ba sabi ko sa'yo, ayusin mo yan? Bakit hanggang ngayon nandiyan pa yan? Huwag kang mag-alala. Kasi malapit na akong makalaya, anak. Malapit na. Ako naglalaba, Chang. Sumasagot ka pa, laban mo nga ulit, sabi ko, di ba? Baka nakakalimutan mo. Katulong ka dito, ako nagpapakain sa'yo. Ulitin mo ito, laban mo, ha? Ulitin mo lahat yan. Ako kayong karapatan. Ano ba, salit ka ba? Palamunin ka dito. Palamunin ka, ha? Ako nagpapakain sa'yo. Buisit ka talaga. Palamunin. Ulitin mo lahat yan, ha? Huwag nang makakulit ang bakit ang paglalaba! Grace, nasaan? Ba't hindi mo kasama si Grace? Hindi siya makalabas ng bahay ni Tina eh. Bantay sarado siya doon. Mare, kunin mo na ang anak mo. No, sa hayop na Tina na yun. Awang-awa na ako sa kanya eh. Dami nating mga baboy, ano? Siguro malaki na ang kita natin ngayong taong ito. Kaya sa susunod na taon, magdadagdag na tayo ng koral. Taga! Ay! Ano? Bago to eh! Kabibili ko lang eh! Pasensya na po talaga, hindi ko pa sinasadya. Hey! Ako na lang po maglalaba. Hey! Palit lang ako sandali. Sige. Chang, hindi ko po talaga sinasadya. Talaga? Ha? Ikaw talaga? Ikaw talaga? Nananadya ka eh, ha? O tatanga-tanga ka, ha? Siguro pareho, no? Siguro pareho. Naman! Chang, tama na po! Rika dito! Pitawan na yung anak ko! Pitawan mo ang anak ko! Nay, tama na! Nay! Walang iya ka, Tina! Pitong taon! Walang iya ka! Janet? Oo, ako to! Nay? At nakalaya na ako, Tina, at magtutusa tayo ngayon! Ano nandito ka? Makakalimutin ka na ngayon? Di ba ikaw yung nagpakulong sa akin? 7 taon lang yon. Hindi sapat yon na makulong ka para sa krimen na ginawa mo! Anong krimen pinagsasabi mo? Alam natin ang totoo, alam natin ang katotohanan! Kaya mo mabago ang lahat, Tina, pero ang katotohanan hindi. Kaya andito na ako ngayon. Kinuha niyo na lahat sa akin, pati tong anak ko ilaalipin niyo. Kaya babawiin ko na ang lahat ngayon. Anong babawiin? Anong babawiin mo, ha? Hindi ako aalis dito! Aba, napakalaki na ng ginastos namin dito sa lupain na to! At saka yung anak mo, yung damit niya, sinong gumastos niya? Yung pagkain niya, sinong nagpakain sa kanya? Dapat lang na sa amin to! Christina, andito na ako ngayon. At babawiin ko na ang anak ko, hindi mo na siya maaalila pa! Hindi mo kami kaya, Janet! Hindi mo kami kaya, sa akin siya! Sa asawa ko tong lupa na to, Tina. Pinamana to ni Tatay Rene.
sa asawa ko. Kaya ano pinagsasabi mo dyan, ha? Kung gusto mo talaga itong lupang to, sige. Kalahating milyon. Eh, karapal ka naman palang hayop ka eh. Janet? Mga hindi kayo makatarungan? Kami pa ang magbabayad? Mga wala kayong karapatan sa lupain ito. Mga hayop kayo, umalis kayo dito! Layas! Layas, mga anak kayo ni Satanas! Wala kayong karapatan dito! Alas! Alas dito! Alas! Wala kayong karapatan dito! Umalis kayo! Alas! Noong napakulong po ako, nagtiwala lang ako sa Panginoon na makalaya ako dahil wala namang akong ginagawang kasalanan. Kahit anong hirap na pinsan buhay ko, alam ko nga hindi ako binigyan ng Panginoon ng pagsubok, hindi ko kayanin. Ano nangyari? Ang ginawa sa inyo? Ay nako! Yung Janet na yan! Nilublub ako sa kanin baboy, tapos pinagtatapunan pa ako ng lupa! Dapat yan, namatay na sa kulungan yan eh. Dapat nabunok ko yun doon. Hindi ko nga alam kung bakit nakalaya yan eh. Eh, paano ngayon yan? Paano kung tsak na babawiin niya na yung lupa? Eh, paano kung ang katinya rin yung nangyari kay Kuya Rene? Subukan niya! Hindi niya tayo kaya. Basta walang laglagan ha. Kahit anong mangyari. Oo naman. Kung kaya ko siyang mapakulong noon, eh lalo na ngayon. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kailangan sirain natin ulit yung babae niya. Halika na anak, makakalayas ka na sa impyerno ng babae na to! Halika dito! Hindi pwede! Aalis na ako! Wala kang karapatang pigilan akong umalis kasi masama kang tao! Wala kang utang na loob! Hindi pwede! Matapos ka siyang pinigisan! Matapos ka siyang pakainan! Ano? Ha? Kulang pa yan sa lahat ng kawalangyang ginawa mo sa pamilya ko. Saktan mo ng lahat, wag lang ang anak ko! Irereklamo kita! Pagkukulong kita! Physical injuries! Hindi na ako natatakot sa'yo. Gusto mo, dagdagan mo pa eh. Nay, tamad na po. Lupa? Kupain pa yung gusto mo, ha? Ito, ayan. Kainin mo. Sa'yo na yan, dahil diyan ang nababagay sa'yo. Dumi. Yan yung gusto mo, di ba? Dahil hindi mo pagmamay-ari ang anak ko. Miss po kita. Namastin kita, Ana. Mari, oh. Yan. Naku, Mari, pagpasensya na nyo itong kubo ko, ha? Gusto ko mang paayos to, eh. Ulang ako sa budget. Ano ka ba, Mari? Ako nga humingi ng dispensa kasi kami pa yung nakikita na dito sa bahay mo. Wala yun, Mari. Alam mo, tumira muna kayo dito mag-ina, ha? Hanggat hindi pa kayo nakakabawi at saka hindi pa kayo nagkakaroon ng pagkakakitaan. Wala naman akong kasama dito. Mabuti ngayon nandito kayo. Ay, salamat, Mars. Salamat po. Mari, ano ba? Ngayon pa ba tayo mag-iiyakan? Kumain na lang kayo. Ubusin nyo to. Ayan, ubusin nyo yan. Handa pa yan sa inyo. Pero Mars, gusto ko talagang mabawi yung lupa namin. Pero hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. Alam mo na, kinamatay na yun ng tatay mo at saka ni tatay rin eh. Pero... Nay, ang importante po, magkasama na tayo ngayon. Kaya pa natin bumangon sa buhay, Nay. Kakayanin po natin lahat ng to. Mare, tama si Grace. Kung ako sa'yo, huwag mong iniiyakan yung lupa. Siguro magtitinda na nga lang ako ng gulay, no? Para naman... Kahit papano, may pantustos kami ni Grace sa mga kakanin namin at saka sa pang-araw-araw namin gastos. Tutulungan kita, Nay. Kaya natin to, di ba? Oo naman.
Kakayanin nating lahat dahil magkasama tayo. At pangako yan na hindi na tayo maghihiwalay pa. Salamat, salamat ah. Gulay, gulay kayo dyan! Talong, pechay, kangkong, okra, gulay! Berto! Berto! Ano? Okay ka lang ba? Mag-ingit ka kasi sa susunod. Pakabait mo, Janet. Pakabuti ng puso mo. Ginawa ko lang naman yung tama, Berto. At saka, sana maniwala ka naman ngayon na wala talaga akong kinalaman sa pagkapatay ni Tatay Rene. Sariwa to, talong. Ampalaya po, okra. Okra. Ate, okra po, ampalaya. Ate, gulay ka. Anong kailangan mo? Sariwa to. Oh, okra kayo? Itenta lang, ate. Sige, oh, yan. Ate. Oh, yan. Tagtagan mo paano. Kulang paano. Oh, kulang paano. Ay, nako. Kala mo, nagbebenta lang ng gulay, mamamatay tao pala. Nako, uy, mag-iingat ka. Baka may lasan yung mga gulay na yan. Hmm, delikado yan. Ate. Pwede ba lubayan nyo na kami, ha? Ano bang atraso namin sa inyo? Nagtatrabaho kami dito ng marangal. Marangal? Marangal ba ang maging kriminal? Ang pumatay na tao? Hindi kriminal ang nanay ko. Abang buhay ng kriminal ang tingin sa nanay mo. Dahil sa kagagawa nyo yung mag-asawa, alam kong minanipula nyo lang lahat ang sitwasyon para magmukha ko yung may kasalanan. Para ano? Makamkam yung lupa namin, ha? Alam mo, kayo ang kriminal, hindi ako. Kriminal? Ako? Sa tingin mo, mukha akong kriminal, ha? Tingnan mo nga ang suot ko. Kayo ang ugaling kriminal. Hoy! Mabait ng nanay ko, inosente siya. Anak ka ng kriminal. Isa ka pa eh. Pare-pareho lang kayo. Mag-inang kriminal. Alam mo, Grace, tagal na ako nagtitimpi sa inyo. Ano? Lumayo na nga kami ng nanay ko. Lakas pa rin kayo na lapit sa amin. Grace! 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 Tapos kami aatras? Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo. Sinungaling? Patong-pato na yung mali at pagsisinungaling nyo eh. Punong-puno na ako sa inyo. Beto! Damay ka rin dito, Carlos. Wala na kayong ginawa kundi magsinungaling at manggamit ng tao eh. Tumahin ka! Sawa-sawa na ako sa inyo! Tumahimik ka! Hindi ka sinungaling! Berto! Janet! Berto! Patawarin mo. Inosente ka. Alam ko. Alam ko nadulas ang si Kuya Rene. At wala kang kasalanan. Tumahimik ka! Hindi totoo yan! Nakita mo ang lahat? Nakita ko. Wala kang kasalanan. Berto, tulong! Tulong! Berto, tulungan! Tinangka mo pa nga siyang tulungan eh. Walang kasalanan! Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Ano ka ba? Hindi ba kinitsapan yung mga kaya? Tina, buko ka na! Ano buko? Wala akong ginagawang masama ha! Carlos, hindi naman kasi tama yung ginawa nyo. Berto, Berto, sandali. Hindi ka namin pinapunta dito para makipag-away, ha? Matakot kayo sa Diyos. Umami na kayo sa ginawa nyo kay Janet. Alam mo, mahirap yung pinapagawa mo, ha? Kung wala nang paraan para mapagbago isip mo, Berto, ayaw naman din namin talaga ng gulo. Kaya ka nga namin inimbitahan dito para makapag-usap tayo ng maayos.
Siyempre, pamilya tayong lahat, di ba? Hindi na magbabago yung desisyon ko eh. Sasabihin ko na yung totoo. At sana kayo rin. Sabihin niyo na yung totoo. Kausapin niyo si Janet. Malay niyo, mapatawad niya kayo. Hindi niya ituloy yung demanda. Pero malabo na yan eh. Kami ba wala namang magawang paraan para magbago ang isip mo? Hindi na magbabago yung desisyon ko. Pasensya na kayo. Sige. Kung nakapag-desisyon ka na eh, naiintindihan namin. Kalma ka lang. Sige, inumin mo na yan. Salamat at naiintindihan niyo ako. Mauna na ako. Ah, nga pala. Kung ako sa inyo, kausapin niyo si Johnny. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mali. Yeah. Ingat. Okay. Ingat ka. Hindi na magbabago yung desisyon ko. Sasabihin mo rin. At sana kayo rin. Tama ka lang. Sige, hindi mo rin. May tumulong sa kanya kagabi. Importante, umalis na tayo ngayon din. Malam mo yan, didiin tayo ni Berto, madadagdagan pa yung kaso natin. Anong gagawin natin? Alis na tayo dito. Lilipat muna tayo doon sa tiyahin ko. Pareho, kapit tayo. Mari, napuntanan nga pala ako sa public attorney's office. Kasabi sa akin ni attorney, may laban yung kaso ko kay La Carlos at Tina. Sa wakas makakamtan mo na rin ang justisya. Mapawalang sana ka na, at saka malilinis na ang pangalan mo. Nay! Nay! Nay, bilis po! Paalis na po sila at Carlos. Nag-aalas sa balutan na po sila. Hindi po sila pwede tumakas! Halika na! Tara na, bilisan natin! Sakay! Sakay! Pagdating daw sa pera, lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao. Pag nakulong ka na hindi naman talaga ikaw yung may kasalanan, maaari kang mag-file ng compensation. Dito, maaari kang makakuha ng 1,000 per month dun sa panahon na nakulong ka. Kailangan mong i-file yung claim within 6 months from the time na na-release ka sa imprisonment. Pwede mo rin kasuhan yung tao na nag-impute sa'yo ng crime na ikaw yung gumawa kahit na hindi ikaw yung gumawa. Pwede kang mag-file ng perjury or false testimony under the revised penal code. Sa ngayon, pilit na bumabangon si Janet para makapagsimula muli ngayong nakamit na niya ang hustisya. Sobrang saya po dahil makasama ko ng yung mga anak ko. Tagal nang hindi kami nagkasama, 7 taon. Alam naming hindi naging madali ang pinagdaanan ni Janet sa buhay. Actually, siya mismo yung nagsulat sa wish ko lang para ibahagi ang kanyang kwento. Kaya naman, kakamustahin po natin siya ngayon.
Hi, Janet! Welcome sa Wish Ko Lang. Ako, maraming salamat ha sa pag-share ng kwento mo sa aming programa. Ano, kamusta ka na ngayon? Sa ngayon po, okay naman po ako ngayon. Dahil nandito na ako sa labas. Grabe yung hirap na nalampasan mo, Janet. Mabuti kasama mo ngayon yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Paano ka bumabawi ngayon sa mga panahon na nawala sa inyo? Pinangat ko na lang po sa Panginoon. Para sa pamilya po. Nako, hanga talaga ako sa dedication mo at tibay ng loob. Hindi ka talaga sumuko sa mga pagsubok, di ba, Janet? Maraming salamat po, Miss Vicky Morales. Siyempre, dahil gusto ka naming tulungan sa pagsisimula mo muli, may mga inihanda kaming sorpresa para sa iyo, Janet. Masaya po ako dahil binigyan ninyo kami ng baboy. Sobrang saya po talaga. At para sa suportang ibinibigay naman ng komunidad ngayon kay Janet, handog ng Wish Ko Lang ang isang bunting salo-salo para sa kanilang barangay. Dinagdagan na rin natin ng grocery items ang sari-sari store ng pamilya ni Janet at pastry products. Matatanggap din ni Janet ang mga negosyo package na ito. Coffee business at brand new kitchen appliances. Ayan, Janet! Wish Ko Lang savings! Tulong pinansyal ng aming programa para sa bagong pagsisimula mo. Kaya salamat po sa Wish Ko Lang. Sa una, nagsulat ko. Kung karon, may abot na ang ipangayo ko. Naghirap man dahil sa maling parata. Salamat po, salamat. Napatunayan naman ang kwento ni Janet. Na sa bandang huli, laging mananaig ang katotohanan. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan. Hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Wish Ko Lang.